Street yan sa MPL Philippines. Pero to, ay nako, Aonic Philippines surprise pick. Here we go. A Faramis. Team Ghosting, ladies and gentlemen. Faramis, last pick. Ibig sabihin, gera kong gera ang side ng ano. Onik at saka pare, alam mo, ang Faramis kasi, masakit yung ano niya, yung second skill. Masakit talaga. Yung ghosty. Pagintaan, dumadaan-daan siya. Oo. Tapos bigla ka niyang bubugahan. Oo, yung mga mumu. Yung mga mumu kids. Legit, masakit yun. Alam mo lang, hindi masakit eh. Parang yung Faramis kasi, hindi mo siya gagamitin talaga dun sa resurrect eh. Oh. Sa resurrection eh. Gagamitin mo yung burst damage eh. Bukod pa sa first damage, may konting CC din. Oo. Yung mga hila-hila jutsu niya. Oo, oh, parang ano ah. Hila-hila dulce. Yung mga hila-hila dulce, yung corrupted chains. Kaso, Kuya Umid, ang Faramis ay nakikita lang natin manalo sa MPL Philippines kapag may kasamang Bane. So, tingnan natin kung kayang may theory ako. Kayang gawin ang Onic Philippines. Ano yung theory mo? What's your theory? Yung theory ko dito eh, kahit mapatay mo ang mga marksmen. Ba? Aba? May resurrect. Tutuloy-tuloy lang ang bang-bang. Kumbaga Mobile Legends, bang-bang-bang-bang na yan hanggang sa dulo. Gusto ko ang ibig mong sabihin. Ang ibig mong sabihin dyan, magpaparamdam. Magpaparamdam ang Onic Philippines dito. It's all about the late game, Kuya Ooms. O imagine mo, bang-bang. Ayan o. Magpupush sila, double marksman, tapos hindi mo mapatay yung marksman kasi nagre-revive. Kasi nga, the push strat is... Oo nga, pwedeng yun yung pwedeng pamalit nila sa Bane. Diba, imagine... Kapag nagpupush, tuturat-rat lang. Kanina wala silang panapos. Ngayon, puro panapos na. O, tatapusin na nila yung sentence. Tapos na. Tignan natin ha, kasi medyo kakaiba din yung lineup ng Todak. Usually yan, nakikita natin Umi, kapag yung mga hero na mga marksman, tinatapatan ng glue. So kakapit itong glue ng Todak kay Momo sa side ng Onic PH. What do you think about this glue pick, Kuya Ooms? Okay naman yung glue pick eh, makakapag-tank talaga yun ng damage, especially by mid to late game. Pero pag ultra late game na ang usapan, double marksman talaga. Oo. Turuan dito. We have Kyrie on this Nathan. Alam mo naman, the future. The future, mainit ang galawan. Pagbinigyan mo yan ng mga dumadash na heroes, and kayang-kaya niya rin i-dodge out yung mga skills ni Siko, guys. Pero let's see, kasi usually, yung tinatapat talaga dyan ay yung mga Brody. And nakita mo naman yung performance kanina ng Team Todak. So, right now, Onic, gusto nila dito yung mabilis yung rotation nila, Umi. Nasa kanila si Baloyski, yung speed up na meron yung Rafaela, speed up mula kay Dlar. There you go. Hooks coming in from both of these guys. Wala pang nagkaka-first blood. Medyo intense ang early game natin, Umi. Intense talaga to. Kailangan mo. Wait. Grabe yung ginagawa ni Adrian. But Siku is there for the smash. Oh, no. Na, inamaan ang Sonic Boom. Nako po. Pinaliit ba natin masyado itong pick ng team ng Todak. Hindi naman. Actually, bago nangyari yon, sasabihin ko pa lang na kailangan mag-ingat ng Onic Philippines sa early power spike nito ni Chico, guys. Oo nga eh. Kasi itong Alucard, kapag maaga, magsaspam niya ng damage. Totoo. Sobrang daming dash ng isang Alucard. Makakalapit talaga sa'yo yan. So habang wala ka pang defensive items, kailangan mo mag-ingat. And late game tayo, guys. To. Late game loads. Yun ang laruan natin. Kumbaga, pwede pa kayo magtimpla ng kape. Kasi mukhang ang gusto ng Onic Philippines dito ay paabutin to hanggang dulo. Gusto nila yung prime time. Anong oras na rin kasi? Oo, oh, it's Onic time. It's Onic time eh. Oo. Oh. 5 PM, alam mo naman, pwede ka kumuha ng snacks. Anong araw na rin ba? Merienda. Sa merienda time, kuha na kayo ng snacks. Yun yung gustong mangyari ng Onic. Kasi alam mo naman, ang mga bida, pinapasarap lang naman talaga nila sa una eh. Nga, kumaga, after mo kumain, busog ka na, panalo pa Onic. Panalo ka pa, parang ganyan. Ako, nag-Nibiru's Passion, pero lumipad. Si Yams, lipad na ata ng kamatayan. Hindi. As Team Onic Philippines will disengage. Nice attempt para sa kanilang squad, Todak surviving. Medyo crucial yung pick-off na yun, Umi. Medyo bitin pa ang damage na nanggagaling sa Onic Philippines. Pero okay lang. 3 minutes pa lang. Ay! Kamaya, mga 14 minutes, 15 minutes palagpas. Oh, ay, Umi, nag-gets ko na kung ba't nila pinili yung Faramis. Bakit? Kasi kapag nag-split-split si Kuya Mumu, yung mga maliliit na mga glue, mawawala agad kapag ginosti-ghosti nung Faramis. Easy counter. Grabe. Counter pick. Ayan, yung ghosti-ghosti na yan. Bayib Meister to. Susunugin niya yan. Baga, sunog yan. Grabe. Ito ha. Sino, tignan mo mamaya. Pag nag-split-split yan, pag dumami yan, hindi yan kaagad, kumbaga, ubos agad. Wait lang ha. Itong nagtatapang yung Matilda. Nagtatapang yung Matilda yan eh. Matapang talaga yan eh. Pero dyan, ay, grabe si Hatred! Dash! Smash sa myself, normal mapala kay Hatred. Pero Hatred will get punished. Chico, guys, napakasakit pa rin talaga
Double kill para kay Hatred. At least na bumagal yung rotation ng Todak dito, Omi. So 2-for-1. Kung titignan natin ang mga marksman, isa si Beatrix na maaga pa lang masakit na. Dahil totoo. Mga bahala-bahala niya doon sa kanyang Nibiru's Passion, bukod na rin doon sa kanyang damage na rin ng mga basic attacks. Siya ang pinakamasakit. And yung the early game. And yung literal na gumuguhit. Oh. Damage output eh. Kapag early game eh. Minsan nga, ginagamit na rin yung Nibiru's Passion niya pang spam. Pang clear. Pang push. Lahat na all-purpose. Oh. All-purpose guns. Mula dito kay Hatred, Onyx will call for the turtle at medyo na late si Siko sa kanyang Retribution. Kairi, syempre, baka retrigat dyan. Habang ang Onyx naman ay magbabox out, Larsky will just will also respect and Team Todak. Dedepensahan ngayon yung tower. Pasok si Yams! Alian, boy! Kuya Yams naman, kanina pa yan, Kuya Yams eh. And now, Onyx Philippines. May, ayan o, nakita mo, ayan o. Upos agad yung mga maliliit na glue. Sana di na lang siya nag-ulti. Anong gagawin? Nawala agad. Ay, ba, yun naman pala yun, Kuya Omi. Nang nawawala, parang busong-busong masabog. Yun nga eh. Nako, napakahirap niyan. Kasi si Momo, ang gagawin kasi niyan, pag nag-ulti yan, susunugin lang, magpa-bounce, anti-bounce yun eh. Nag-glue ka pa. Nag-glue ka pa. So, na-counter. Na-counter, tapos matadive pa. Matadive na naman, boy. Napakaigli lang nung sanip niya. Wala nang sanip-sanip eh. Di wala. Na nararamdaman. Ibang klase the counter pick mula dito sa Onyx Philippines with this Paramis. Kuya Omi, gusto sana ng Todak na sila yung dumediretso. Kumbaga, siya shampoohin kasi gusto nilang shampoohin yung Onyx eh. Gusto nilang pumasok dun sa dulo. Oo, gusto nilang pumasok sa dulo kasi nga nag-glue sila. Eh, di ba na siya shampoo yun si glue? Oh. Kaso ang nangyari, pinilian lang ng ginosting lang eh. Alam mo naman, masakit mag-ghosting. Kuya Omi, uso yan sa Gen Z. Usong-uso sa Yusti kung pumunta. Eh talaga, anong panahon na yun? Ay, naku, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Oh. At sa mga kaedad mo, usong-uso din. Eh, magkaedad lang tayo. Pero ito, pasok dito, Onyx Philippines, nung inamban. Ay, grabe. Grabe talaga si Paloyski. Pumimligan na Rafaela. Sama si Formace. Ay, mababatumba. Onyx Philippines with aggressive movements, fast pace, napakabilis na pick-off. Unti-unting lumalamang sa game na to, Umi. Leaker to the holy baptism. Ilista mo na. Ilista mo na. Kahit na stanini doon si Baloy, parang wala na rin nagawa. Apat na tropa, apat na marksman. May kasamang angin. Ito nating na mo si Marky. Marky na nakubo na naman. Nako! Na ultimate pa nga, pero killing spree ngayon si Siko. Ito na. May revive. Pagbangon ng api. Ang Mumu. Awoo! Walang gagawin si Kuya Marky. Medyo out na lang muna. Tambay lang. Yambat-yambat lang doon sa may river. Pero ayun na. Empty lang sa Getty. O, sa may Getty lang. Getty lang tayo. Onyx Philippines. Nastanini na Nibiru's Passion. Healing spree. Grabe. Ito kay Hatred. Lagpalag na to. Alam mo naman kasi ang Onyx Philippines, hindi na nila to titigilan. Kuya Umi, kailangan sa ganitong sitwasyon na medyo okay ang kalamangan nyo, kailangan tuloy-tuloy kayo. Kailangan hindi mo titigilan when she comes. Onyx time all the time. Oo, Onyx time all the time. Mapapa o sige ka. Kasi ito yung lineup nila. Yung lineup nila, long rangers, marksmen, pero mabilis. At kailangan, pag may, alam mo naman, pag double marksmen ka, pag may lumapit dyan na isa, bago pa lang lumapit, unaw na. Malayo ka pa lang, wala ka na. Tinitira ka na. Oo. Entry gods Philippines to si Kyrie. Baka naman. Baka naman. Kaya ngayon, ganito ang gagawin ng Onyx. Let's see. Kasi paano nga ba ang win condition dito ng Todak? Gusto nila team fight eh. Kaso inuubos lang yung mga split-split ng Ghost Bursters. Imagine mo, papasok si Kiko guys, tapos bago pa siya maka-reset ng kill. Ubus na yung mga, ano, yung mga ghosty. So, nawala ng saysay dito yung pick ng Team Todak. O, tas kanina to si Yams, di ba, pasok man pasok with the Circling Eagle. Ngayon, parang di ko na nakikita. Habang umiikot pa lang siya ng Circling Eagle, nababawasan na yung sakin niya. Parang nagpa-bird hunting. Oo. Onyx Philippines. So, niya sanang lumipad ng lumipad, umiikot ng umiikot, kaso... Wala eh, I mean, kaya nga may dakat na laro eh. Oo. Ginawa yung dakat na laro para dito sa game na to. Aktista mo, wala, buhay na yung dakat, may pinagbabaril. Ayan na. Iskita mo, tinatangkin na nga lang. Kuya Umi, kung ikaw ang team ng Todak, paano ka ba makakabalik dito? Kasi tignan mo na naman ha, this is Onyx once again. Ganitong-ganito din yung game mo na. Baka may episode na naman ng Onyx na ganito, Kuya Umi ha, meron ba talagang sumpa? Pero teka, saglit lang. Merong brilliant sa gagawin ngayon, Marky. Kalahati ang buhay. There you go, Marky with the ulti. Tama. Look at that.
hindi natin maipapatay. Nandoon ang ultimate ng Faramis. Kahit subukan mong patayin yung mga marksman, magpupush lang yan. Yes, there you go. The cult altar, really helping Onyx to take objectives. So it's still not over. 9 minutes in this game. Ang maganda dito sa side ng Onyx, mataas ang kanilang damage pagdating sa towers. Ito, Marky mag-isa. Naku! It's na, mukhang ilista. Napaiwan si Marky. Naiwan si Marky sa kusina. So, siguro ganito yung comeback ng Todak. Kailangan ng Todak, peak offs. Okay naman yun, pero kailangan na mag-translate sa objectives. And Lord ang sunod ng big objective. At mahirapan sila. Okay. Lamang pa rin ng Onyx Philippines na around 3,000 goldie. Palag-palag pa ata to. Let's see. Mabilis ang grabe Ratrat Turbo Lord. The Turbo Lord para sa Onyx Edge. Double marksman. McQueen. Kachow. Chow. Chow. Ganong kabilis ang pag-Turbo Lord ng Onyx. Pero susugod ngayon si Siko, guys. Cult Art ang pinilabas na naman. Pero medyo masakit talaga yung Alucard. Oh no. Pero ahabol ba dito si Nadlarski? Onyx. Kuya Umi, kailangan muna natin huminga kasi ang Todak ay nakakapitas pa isa-isa. Susubok ang Onyx ngayon. Kumil. But still, Onyx won't get anything. But then again, nakakatakot is yung rat-rat ng Onyx pagdating sa objectives. Grabe ang bilis. This is double marksman. Nathan is a late game monster. Yes. Beatrix naman ay napakalakas in the early to mid game bilang isang marksman. At pag pinag-combine mo yan, yan ang parang meron kang dalawang napakalakas na barrel. Buong laro. Buong laro. Onyx time. Tsaka kung the time. Kung isipin mo, ang dami nilang bala. Pero ngayon, pumasok na naman si Momo. Momo, medyo makunat. Wala talaga siyang magawa. Ma-out na rin. Wait. No, but Larsky. Okay. So, Umi, actually, wala pang nangyayaring team fight na buo eh. Wala pang nangyayari na 5-on-5 eh. More on, it's all about the split na ginagawa ng Onyx Philippines. Yung Todak, maganda rin kasi yung reaction eh. Kailangan natin respetuhin na they're picking the right pick-offs at the right moment at the right time. Parang ito na naman, si Marky, look at that. Ama, oh my glove. Ama ang aba na si Marky ang pinupuntahan. Kasi feeling ko diversion to eh. Ah. Parang unang kagat sa banana split na lason talaga. Tapos oras kay Marky. Itawag tapos dyan. Tingnan mo, 6-6 ang kill score pero lamang-lamang ang ulit. Itawag dyan, Umi. Ano ko ang tawag dyan? Sa Magic, ang tawag dyan, misdirection. Misdirection. Mukhang ganun ang ginagawa ngayon ng Onyx. Kaya susubok sila. Again, hindi ganun ka-impactful oh, yung mga sugod ng Onyx. It's more on the mind games. It's more on the macro objectives in this game. But then again, pangalawa na ni Marky yun ha. Actually, pang-apat na nga. Okay lang. Napita siya, Kuya Umi. Okay lang. Okay lang. 0-4 na kahit para... Na, okay. Kahit na na 0 po si Kuya Marky, okay lang. Basta't buhay yung iba, no? Oh, it's part of the plan. Oh my. This might be it. Bang, ito ata ang tunay na laban. Oh no. Hoy, grabe yung Todak. Kuya Umi. Dumisiplina. Ang ginagawa nila dito, ito yung tinatawag na the prutas technique. Alam mo bakit prutas? Bakit prutas? Pitas lang ng pitas. Pitas lang ng pitas. Pinipitas lang nila ng isa-isa yung... Hindi ko, guys. Oh my glove. Nagkamali. Oh my glove. Nagkamali ata. Sigo, guys. Napasok. Ito na ata yung unang laban ngayon. Rumarot at si Hatred. Pero yun yung slam slam na ginawa ni Momo. Ito naman. Stampede. Pero Ghostbusters nilabas naman. Onyx. Nakuha lang sila ng isa in that game. 7-7. Hindi pa tapos to, Umi. But then again, parang nakikita ko eh. Parang pwede kasing mapitas ng dalawang beses yung Onyx tapos mabaliktad ng Todak. Oh, alam mo, ayoko isipin yan eh. May chance, Manjin. Totoo yan. May chance. Pero tingnan natin ako si Nilarski. Oh my glove sa bagong... Oje, Bater. Sa bagong libro ng pitas 101. Mapipitas na naman ba? Mukhang walang mangyayaring pitas. But man, yung disiplina ng Todak, Kuya Umi, kailangan natin respetuin. O respeto sa disiplina ng Todak, ha. Onyx Philippines, nakakalamang sila dahil meron silang late game power. Control over the jungle dahil sa mga early objective takes nila. Especially that outer turret. And now, 35 seconds from now, this is a Luminous Lord. Grabe. Napakabilis pa rin mag-take ng objective ng double marksman composition. Mabilis yan. Kaso ang nangyayari is napipiko pang Onyx kasi na malambot din. Kung isipin mo, malambot din talaga yung lineup. So, kailangan, kung ikaw ang Onyx Philippines, kung mag-split kayo, dapat as one yung galaw talaga. Dapat may isang hindi magpakita, tsaka lang magpapakita,
Ganun, kasi ngayon, then let's see. Kasi tingnan mo, pati si Dlarski inaambahan ng apat ng Todak. Talagang nangahunting lang yung Todak dito. Para silang nangingisda, Umi. Bird hunting, kanina for Onyx Philippines, fishing naman. Fishing naman sa Todak. Let's see, 7-7. Hindi pa tapos ang laban, but this is a crucial Lord attempt. Oh, para Onyx! Pero oh, the bait! Para inside ang Onyx! Pero Pox pa rin. Pox pa rin, Umi. Kalma lang, kalma lang. Oh, easy Lord, napakabilis para sa Onyx. Sinubukan nilang gawin yon para makuha yung Lord. Mm-hmm. Akala ng Todak na kumbaga gusto nilang laban, pero gusto lang talaga ng Onyx Philippines ay ang Lord. Nakuha nila. Napakadali. It's a Nathan boy. Ganun lang yung gagawin ng Onyx dito sa laban na to, Umi. Na again, it is not a 5-on-5 Royal Rumble fight. This is the banana split. Special. Ito na nga eh. Oo, ano na? Nanasplit pa rin pero may misdirection na. Meron na talaga. Speaking of misdirection, One Direction ang pagpunta ng Lord sa top lane as Onyx will try to push all of the lanes. Ito na ba yung inaanap nating team fight? This is Vintage Onyx PH. Season 8. Ganito ang strat. Baka nga wala pang team fight to dahil grabe ang range, grabe yung poke. Walang natutuloy na teamfight man, Jean. Wala, never. Walang wipeout na nangyari. Never, parang Justin Bieber, man. Never say never pala. Pero Onyx Philippines, walang fight na nang nagaganap kasi atake lang sila ng atake. Poke lang. Todak, napapaback. Disiplina ng Onyx. Ako! Mawala dito. Cult Artar mapapagamit. Magkakalapit yung Onyx this time. Yung Momo ngayon pulado. Yung Momo ihilahin. Pero nako po, guys. Malapit. Nasa dulo si Moon. Moon will pick up Kyrie. At nandito naman si Ikong guys mag-isa. Pero si Ikong guys, wala na siya na ibang patakas. And finally, it's Onyx time. Check your Rico. Best in the league. Oh my G, si Momo. Sumashampo dito. Pero nako po, si Adrian, pero pulado. Oh my G. Oh, si Moon. Di pa pala tapos. Sabi pa, Loy. Pilar. Larky and Dlarski. Ayan na. The General. Finally, this is it. Pwede mo nang ilista ata to. Napagamit mo ng Cutter. But Momo, with the defense of his time. Pero wala na nga talaga. We about is it. It's Onyx time. We about to win by split. Oh, 10-12. Walang nangyaring team fight. Puro split. Split lang. Onyx Philippines finally getting a point. Ito na yon. Alam mo, the true form, the true banana split. Nangyari ng team fight. Walang nangyaring team fight. Pasarap lang. Napus agad, men. Sieging, the counterpick, Yeb Meister. Walang nangyari. Lapat na talaga. Nangyari na to nung season 8 eh. Kung kaya yung Onyx wala rin makuwang highlight sa replay. Puro push. Eh, kung nananalo naman, why not? Diba? Grabe. Ito na yung ano eh, Tapugak Gaming para sa Onyx Philippines. Dito sila nakilali. Sa ganitong variant, yung hindi mo na alam saan kayo titeamfight. Kuya Umi. Umbaga, gusto mong magteamfight pero tuwing sinusubukan mo, parang ikaw pa yung napapahamak. Kaya nga yung Todak, medyo desperate pick-offs yung ginagawa nila. Nakakuha sila ng tatlo. Naapat nga nila si Marky eh. Pero din again, may isang crucial Lord na ginawa ang Onyx. Dalawang Lord pala ang ginawa ng Onyx nung kamuntikan mapitas yung Matilda. At dahil doon, nagdere-derecho.